simula ngayong araw. Mga naka-full battle gear na SAF commandos na ang magbabantay sa maximum security compound ng UB Libig Prison sa Muntinlupa. Papalitan ng isang batalyon ng SAF ang mga prison guards ng Bureau of Corrections. Ito'y dahil pinagdududahan ng ilan sa kanila na kasabwat umano sa illegal na gawain sa loob ng bilangguan. Unang ginalugad ng mga tropa ang Building 14 kung saan nakapiit ang mga high-profile inmates, kabilang na ang umano'y mga big-time drug lords na sina Peter Co at Herbert Kulango. Tulad ng dating mga raid, nakumpiska sa kanilang mga kubol ang samot-saring kontrabando tulad ng shabu, cellphone, TV, mga signal booster at 100,000 pera. Ikinadismaya ni PNP Chief Ronald De La Rosa at Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang patuloy na paglabas-masok ng kontrabando sa dapat sanay maximum security compound. Kahit anong jam ng signal dyan, meron silang signal booster para sa cellphone nila, so nakakontak pa rin sila. Matapos ang inspeksyon, pinuntahan ng 2 sa 3 sa tinaguriang mga hari ng Bilibid na sina Kulango, Co at JB Sebastian na pawang halos di makapagsalita nang kausapin ng PNP chief. Ikaw, saan mo yung papel? Ako sir, rabire rin akong kaso sir. Ha? Rabire rin akong kaso. Kuhan mo ko sir, to lang ako lang sir, to lang pagkanta-kanta sir, pagsayo. Sige, sige, sige. Yes sir. Ayaw-ayaw ha? Yes sir. Oh, magkampo ka pa naman si Ginoo. Yes sir. Mo rin yung makaluwas sa itong tanan. Inamin ni Dela Rosa at Aguirre na naglagay umano ng patong sa kanilang mga ulo ang ilan sa mga siga ng Bilibid, 100,000,000 piso sa PNP chief at 50,000,000 sa justice secretary. But I could not be bribed, and so sabi nila, mas mura pa ipaliquidate natin si Secretary Aguirre. Kung magluko-luko sila, laki ng baril na yan. Pag ma-snipe sila niyan, tatay sila. Magpapalitan muna sa pagbabantay ang SAF at Philippine Marines sa Bilibid habang iniimbestigahan at muling sinasanay ang mga kawani ng Bucor. For retraining and re-education, that's right. Kailan po yung retraining? Mag-start? Mag-start immediately. Meron kaming facility to conduct the training. Tinalaga bilang OIC ng Bilibid si Retired General Rolando Asuncion habang inaantay pa ang pagre-retiro ni incoming Bucor Chief Major General Alexander Balutan ng Philippine Marines. Ayon kay Secretary Aguirre, panimulang banat pa lang nila ito sa kanilang kampanyang linisin ang Bilibid at tanggalin at parusahan ang sinumang Bucor employee na mapapatunayang kasabwat ng mga drug lords sa loob nito. Rafi Santos, ABS-CBN News.